Tinalakay sa isinagawang Peace and Order Council meeting sa Cotabato City ang hangarin na magiging malinis at mapayapa ang gagawing halalan ngayong taon sa buwan ng Mayo. May detalye si Udessa Cruz. Pinaghahandaan na sa ngayon ng mga miyembro ng Cotabato City Peace and Order Council o CCPOC ang mga hakbang upang masiguro na ligtas, malinis at mapayapa ang isa sa gawang halalan sa darating na Mayo dito sa lungsod. Sa isinagawang first quarter CCPOC meeting kasama ang local police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Drug Enforcement Agency, Commission on Elections, City Health Office at mga opisyales ng 13 barangay na idetalye ang mga aktibidad kaugnay sa kampanya kontra krimen, kampanya kontra droga, COVID-19 status at mga paghahanda para sa nalalapit na eleksyon. Sa kanyang mensahe bilang chairperson ng CCPOC, nakiusap si City Mayor Cynthia Gianni Sayadi lalo na sa mga opisyales ng barangay na tumulong upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa panahon ng kampanya para sa May 2022 elections. Kinakailangan din ng ating kapulisan at kasundaluhan ang inyong mga tulong upang masiguro maging maayos, ligtas at mapayapa ang darating na campaign period. Yung mga tao sa inyong barangay, sana naman ay makaya ninyong makontrol na ilagay lamang sa tamang ayos ang kanilang pangangampanya. The last thing that we want to happen is to experience unnecessary violence during this time. Binigyang diin naman ng mayora na ang kanyang opisina at ang lungsod ng Cotabato ay bukas para sa lahat ng national candidates na mangangampanya, walang diskriminasyon, kapartido man o hindi. Samantala, inanunsyo ng COMELEC ang nakatakda nitong Operation Backlas ng mga illegal na campaign posters sa Marso 25 at 26. Batay sa naunang inilabas na anunsyo ng ahensya, may kabuo ang 30 designated common poster areas sa 13 barangay dito sa lungsod. Mula sa Cotabato City, Odessa Cruz, matatag, matapang, matapat.